How are you guys? Welcome back again sa aking channel. Magandang araw po sa ating lahat. Dito tayo guys sa Fabonacin antiviral injection issue. Yun nga guys, may isang doktor na nagngangalang si Bernard Chu na kung saan na hinamo ng pustahan ang Fabonacin team ng 100,000 pesos. Tama po ang narinig ninyo. 100,000 pesos po ang ipupusta niya kung may napagaling na ang FAI. So guys, panoorin natin ang isang post ng isang doktor na si Bernard Chu. Di pala guys, babasahin natin. Ito po ang post ni Bernard Chu para matapos na ang argument sa mga nagmamarunong about Fabonacin antiviral drug. Pustahan na lang tayo na di yan makakagaling ng COVID-19. 100K para realistic na magkabayaran. I'm waiting for takers. Game? At syempre, sinagot naman agad yan ng ating idol na si Mario Marcos. Ito naman ang sagot ni Mario Marcos. Mr. Bernard Chu, I humbly accept your offer para magkaalaman. No 100,000. Very cheap. Dapat 1,000,000 pesos para ang proceeds sa mga frontliners at COVID patient. Sumagot naman agad si Bernard Chu. Ito ang sagot niya. Game. I accept your bet of increasing the stakes to 1 million pesos. This is going to be the easiest 1 million to get. I, Dr. Bernard Chu, will give 1 million to Fabonacin or his supporter who accepted the challenge, somebody named Mario Mario, if his Fabonacin antiviral vaccine is proven to cure COVID-19 patients. Fabonacin or Mario Mario will give 1 million to me, Dr. Bernard Chu, if his Fabonacin antiviral vaccine is not proven to cure COVID-19 patients. Let's keep this simple and straightforward. Let us not complicate the matter by adding extra conditions that is intended for any of the parties to back out. Here are the basic requirements. I need to know the exact name of the person who will bet with me. Mario Mario is not a real name. I think he accepted the challenge, but his FB page does not allow me to comment. Number 2. FDA will be the final arbiter of whether Fabonacin's antiviral vaccine can cure COVID-19 or not. Number 3. For FDA to evaluate Fabonacin antiviral vaccine, Fabonacin must register his meds to FDA. As of this week, DOH said he has not done so. So, sa FB na lang niregister so far. Number 4. We will both identify our charity of choice. Government COVID centers, where the one who loses will donate 1 million. If I lose, I will donate the 1 million to Fabonacin's or Mario Mario charity of choice. Please identify the center. If Fabonacin or Mario Mario loses, he will donate 1 million to my charity of choice, which is the Southern Philippines Medical Center, the government's COVID center here in Davao region. Once all the basic requirements are met, please give an update. We're on game na. At sinagot naman ito agad ng ating idol na si Mario Marcos. Hi, good morning. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa ating mga taga-subaybay at mga supporters ng FAI. Maraming salamat. Meron nga pala akong isang nabasang kwan dito, challenge. Galing po kay Bernard Chu. I think isa po siyang doktor. Ang masasabi ko lang po sa iyo, Mr. Bernard Chu, ganito, isa kang professional na doktor, So, nakakahiya sa parte natin na tayo ay maghahamon ng sahalagang 100 lang para patunayan natin ang Fabonacin antiviral kung makakagamot o hindi. Kami po, ginagawa namin ito sa lahat ng aming makakaya para makapagbigay ng solusyon dito sa bagay na ito, sa problemang ito, sa pandemic na pinagdadaanan natin ito. Sana naman, maging professional po tayo. Hindi po kailangan na magpustahan tayo ng kung ano-ano dyan. Natural, madali lang kagating ng challenge na yan. Hanggang 1 million kaya natin yan.
Eh sila Dr. Pabunan nga pinupusta nila yung lisensya nila. Ikaw kaya, kaya mong ipusta ang lisensya mo? Tatanungin kita ulit. Mr. Bernard Chu, kaya mo bang ipusta ang lisensya mo? Kami, ginagawa namin lahat ngayon na lahat ng proseso, dadaanan namin yan para patunayan na kami ay talagang seryoso sa aming hangarin na makatulong sa sambayan ng Pilipino. Yun lang po. Ako nagkaroon ako ng challenge dahil talagang bilang isang pagpatotoo na talagang ito ay kaya namin na patunayan, kaya nagkaroon ng COVID challenge. Pero itong challenge mo, eh, pwede namin yan na patulan. Pero dapat po, eh, isa kang doktor, sana tignan mo kung ano yung nakakabuti sa sambayan ng Pilipino. Hindi po yung sa pera natin daanin, sa yabangan natin daanin. Ito po ay panahon ng pagtutulungan. Bakit hindi ka tumulad kay Dr. Mata, na napakabuti ang kanyang hangarin? Kung mararapatin, eh bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala, di ba? Bakit hindi natin suportahan? Gawang Pinoy ito, atin ito, at matagal na itong ginawa since 2001, nakita na ang effectiveness ng antiviral natin. Sige nga, saan ka makakakuha dito sa Pilipinas na gamot na antiviral na available? Ilabas mo nga, marami dito antibacterial, antimicrobial. Pero ang antiviral, wala. At yan po ay invention ng isang Pinoy, isang doktor na simpleng-simple. Pero ito, sa aking paniniwala, ito ay breakthrough. At there's only one drug combination in the universe, that is the Pabunan antiviral injection. Sana, Dr. Bernard Chu, kung talagang Pilipino ka, makatao ka, makadiyos ka, ipakita mo. Yan lang ang hamon ko sa iyo. Maraming salamat. Ito naman agad ang sagot ni Bernard Chu. Pustahan tayo 100k? No, taas natin ng 1 million game. Ah, sama lisensya. Walang katapusang kwento na pambata. Wala yung sinasabi sa lolo ko. Ako po ay sasagot muli sa mga ibang mga message na aking natanggap sa araw na to. It's about Dr. Bernard Chu. Uulitin ko po, Dr. Bernard Chu, dahil sa sinabi mo sa mga nagmamarunong about Pabunan, sinalens mo kami ng 100,000. Ako po ay hindi nagmamarunong, pagkat sigurado po ako sa aking mga sinasabi at tatayuan ko ang mga Pabunan, dahil alam ko na ito ay may potential at makakatulong sa sambayan ng Pilipino. Sinasabi mo doon about scientific evidence. Darating po tayo dyan. On the process na po yan. For sure. Given na po yan. May pre-present namin sa inyo ng maayos ang scientific evidence. Kasi karamihan sa inyo nagsasabi about the two drug combination na yan. Dexamethasone and procaine. Isang anesthesia at isang steroids. Alam niyo po, sa totoo lang, masyadong mababaw ang inyong pag-intindi sa bagay niya. Ito po ay isang invention. Isang technology. At hindi po kathang isip lamang. Oo, tignan natin, napakasimple yung dalawa na yan. Pag pinag-combine ng inventor na yan, at pumasok sa katawan ng tao, alam nyo ba kung anong mechanism of action? Yung transformation nun, pag humalo na
sa bloodstream ng tao. Alam niyo ba 'yon? Ay, hindi niyo alam 'yon. Dahil hindi po kayo nag-imbento. At wala po kayo noon. Ganito lang ang kaalaman ninyo. Ganyan ang kaalaman ng mga gumawa na 'yan. Sumagot agad naman itong si Bernard Chu. Basahin natin ito ng Tagalog. Mabuti pang makipagdebate sa bata kasi kapag hindi maniwala, pwedeng paluin. Pwede sa nakaraang panahon, di na pwede ngayon syempre. Ang debate sa tanga, walang ending. Ito naman ang sagot ni Mario Marcos. Dr. Bernard Chu. If AI invention is priceless, scientific evidence is given coming. Hindi kami cheap at nagmamarunong. We offer a solution. Colonial mentality, ibasura na. Hashtag FAI save lives. Hashtag FAI is a medical breakthrough. Hashtag FAI is God's blessings. FAI save Philippines. Hashtag manahimik wag mainggit. To God be the glory. Yun na nga guys, nasaksihan natin ang bangayan ng FAI team na si Mario Marcos at si Bernard Chu. So guys, comment down below kung ano ang inyong opinion tungkol sa usaping ito. So for me, as a FAI supporter, mali po yung hakbang o yung ginawa na paghahamon ng isang doktor na si Bernard Chu. So sabi nga sa komento ni Bernard Chu ay mabuti pa daw makipagdebate sa bata. O, sino ho ba ang nangunang maghamon, Bernard Chu? Di po ba ikaw? So para po kay Dr. Bernard Chu, sana po ay tumulong na lang po kayo. Kasi itong FAI po ay talagang subok na po talaga siya. At marami na pong napagamot sa gamot na ito. Sa panahon ngayon kasi dapat magtulungan at magkaisa, hindi na kailangan magbangayan o mag-challenge pa man. Para kay Dr. Bernard Chu ay gumawa na lang po siya ng kanyang gamot o mag-suggest o tumulong na lang siguro sa campaign ng FAI, siguro mas makabubuti pa yun siguro. Kasi ngayon ay nakikisabay lang siya eh, parang nagpapasikat pa eh, di ba? So sa iyong palagay guys, ang ginawa ba ni Bernard Chu ay kaaya-aya o tama? Comment down below. At para naman kay Mario Marcos ay wag na lang sigurong pansinin ang ganyang ang taong papansin, no? Ang taong naiinggit. Para wala nang issue. Pabayaan na lang para walang ano, pa-viral din eh, 'di ba? So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Comment down below sa inyong opinion. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click ang notification bell para ma-update pa kayo sa mga videos na gagawin ko. Maraming salamat. Bye-bye!